So magandang umaga sa inyo mga ka-Jeep Vlogs, no? Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa Space Hotel sa labas ng ating mundo, sa labas ng ating kalawakan. So maraming mga tao siguro na gustong pumunta o makita ang labas ng ating mundo. So matutupad na yung mga pangarap niyo makita ang labas ng ating planeta. Kasi may mga proyekto silang ginagawa doon ngayon. Gumagawa sila ng space hotel. Space hotel, luxury space hotel. Yan. Siguradong masisilayan na ninyo kung gusto nyo pumunta doon. Pero medyo may kamahalan lang yung pagpunta doon sa hotel na yon, sa labas ng ating planeta. Bago natin simulan yung kwento natin ngayon, kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, ganitong istorya, paki-click na yung subscribe button sa inyong mga screen para updated kayo sa mga video natin na gagawin. Gusto nyo bang masilayan ang pinakaunang hotel sa ating labas ng planeta? So gusto nyo bang tumira ng mga ilang araw doon para lang makita yung labas ng ating mundo? Gusto nyo bang mag-swimming? Gusto nyo mamasyal? Pwes, matutupad na yan mga ka-J-Vlogs. Gusto nyo bang makita ang pinakauna-unahang hotel sa labas ng ating planeta? Gusto nyo bang tumira na kahit ilang araw man lang doon sa labas ng ating mundo o sa ating kalawakan? Gusto nyo bang mag-swimming? Gusto nyo bang mamasyal? Gusto nyo bang ma-experience kung paano maglaro doon sa labas ng ating mundo? Kasi may mga sports facilities sila doon. Matutupad na yung mga pangarap ninyo na makita yung labas ng ating planeta, yung universe natin. Kasi gumagawa sila doon ng hotel ngayon. First class hotel. So alam ko kung yung mga karamihan na tao eh gustong makita yung humasilayan yung labas ng ating mundo, no? Naniniwala sa na flat yung mundo natin, flat yung earth natin. Eh yung iba naman eh hindi. Yung iba eh naniniwala na bilog yung mundo natin. So ngayon nakikita ninyo na kung ano yung tsura ng ating earth. Kasi pwede na kayong pumunta doon pero medyo may makamahalan lang yung bayad na ibabayad nyo doon sa mga may-ari ng space hotel na yon. So yung iba na naniniwala na flat yung earth natin, ito yung mga tao na tinatawag natin na Flat Earth Society. Yan sila, Flat Earth Society. Yung mga taong naniniwala na flat yung mundo natin at may dulo yung mundo. So kung akong tatanungin nyo, eh siguro bilog yung mundo natin. Kasi nakikita man natin doon sa mga social media na bilog talaga yung mundo. So dito tayo sa unang hotel na pinagawa doon sa labas. Ito yung Aurora Space Station. Yung Aurora Space Station, medyo may kaliitan lamang ito. Kumbaga sa Voyager Space Station na ginagawa, nagagawin pa ngayong 2026. So itong Aurora Space Station,
ay pwede nang tumanggap ito ng mga bisita ngayong taong 2022. Kasi naong ngayong taong 2021 tatapusin na nila ito sa paggawa. Subalit maliit lamang ito, ulitin ko, maliit lamang itong Aurora Space Station. So itong Aurora Space Station, medyo may kamahalan itong pupunta nyo doon. So kung mga 40 million siguro yung magagastos nyo, tumira ka doon sa labas, yung tirahan nyo yung hotel niya, kung may experience nyo yung hotel niya doon sa labas. So itong Aurora Space Station ay walang artificial na gravity. So means yung artificial na gravity kagaya dito sa Earth yung galaw natin, pag may artificial na gravity siya is pwede kang lumakad-lakad doon sa loob, pwede kang tumakbo kahit anong gawin mo, normal lang yung galawan mo doon sa loob ng hotel. So hindi siya katulad ng Voyager Space Station, kasi yung Voyager Space Station is mayroon siyang artificial na gravity. So pwede kang lumakad-lakad doon sa loob. Itong Aurora ay wala. So kagaya ka ng mga astronauts na palutang-lutang sa hangin kung lumakad. Itong Aurora Space Station, kailangan mo rin magsanay bago ka makapunta doon sa hotel niya. Kailangan ka magsanay katulad ng mga astronauts. Kailangan ka magsanay paano kumain, paano mag-CR, paano maligo. Yun yung mga kailangan mong sanayin bago ka makapunta doon sa kanilang luxury hotel. Itong Aurora Space Station ay kinontrata ito ng Orion Span contractor. So Orion Span yung nagkontrata sa kanya, gumagawa sa kanya. So dito tayo sa Voyager Space Station. Itong Voyager Space Station ay may artificial na gravity. So pwede kang gumalaw-galaw doon sa loob, pwede kang tumakbo ganyan, gaya ng dito sa mundo. So maganda siya, hindi siya katulad ng Aurora Space Station na kailangan mo magsanay kung paano ka gumalaw doon sa taas. So itong Voyager Space Station, konti lang yung sanay mo. Kasi nga may artificial siya na gravity doon. So makakagalaw ka ng normal doon sa loob ng hotel niya. Itong Voyager Space Station ay malaking-malaking hotel ito sa loob ng sa labas ng ating space, no. So para itong Ferris wheel, kung titingnan nyo, bilog siya. May mga restaurant ito sa loob, may mga bars, may mga entertainment center, may mga sinihan ito, may sports facilities, swimming pools, at may mga villa doon sa loob ng hotel na yan. Kaya malaking malaki siyang hotel. So yung villa, pwede nyong bilhin siguro yun o rentahan nyo kung pupunta kayo doon na mag bakasyon. Itong Voyager Space Station ay kinontrata ito ng Orbital Assembly Corporation. So yung Orbital Assembly Corporation yung nagkontrata sa kanya. So sisimulan ito ngayong taong 2026. So 2026 pa sisimulan yung trabaho niya, no. So matatapos siya is 1 year. 2027 tapos na siya. Siguro kung i-open nila yan mga 2028 na. So 3 years bago siya mag-open. Ganun kadali yung
mga trabaho nila. 3 years. Imagine nyo dun sa taas. Paano nila gawin yun? Sa 3 years lang na pagtrabaho nila. Question. Ano bang sasakyan doon sa papunta sa Voyager Space Station? So mga ka-J-Vlogs, ang sasakyan nyo doon ay walang iba. Walang ibang sasakyan kundi yung sasakyan lang ng company na yun. Yung SpaceX Starship yung tawag nila. SpaceX Starship. So ayan mga ka-J-Vlogs. So dyan lang tatapos yung video natin for the day. So kung may mga katanungan kayo, question sa mga video natin ay i-comment nyo lang sa comment section. So hanggang dito lang tayo, no? So salamat sa mga nanonood. So abangan nyo yung mga bagong video pa natin na darating. So hanggang dito lang. So love, peace and care. Babushka.